Oh, ito yung isang chinichismis nila, si Stephanie. Yung Stephanie Ibarra, chinichismis nila to na inampun daw to ni pastor, tapos ito daw batang to asawa niya, yung mga ganun. Tang inang sasama ng mga ugali talaga ng mga hayop, no? Pucha, hindi na sila nakontentong i-chismis yung mga kapitbahay, yung mga kapamilya nila at yung sarili nila. Pucha, pati yung mga nananahimik na mga ano, nananahimik na mga batang to eh dinadamay pa sa kamanyakan nila. O teo, pakinggan ninyo itong ano, itong si Stephanie Ibarra at ang kanyang pamilya pinasinungalingan ng mga aligasyong binabanto kay pastor. Kasi grabe talaga pambababoy kay pastor online. Grabe, pag nabasa mo yung mga pambababoy sa kanya online, puta, akala mo nakapasok na sila sa loob ng KOJC. Akala mo nakakain na sila sa waxes. Kung makapagsalita sila against kay pastor, akala mo kilala talaga nilang mga to. Eh kami nga, ang tagal-tagal namin dun eh. Halos isang buwan, hindi, isang buwan kaming nando dun. Pucha, hindi nga namin sinasabi na alam na namin lahat ng bagay eh. Pero itong makapanira sa KOJC, wagas! Akala mo, dati silang mga miyembro. Akala mo naman, galing sila dito. Akala mo, tumira sila dito ng mga 10 taon. Kung makapagsalita, akala mo, kabisado nila yung ins and outs na itong simbahan na ito. Diyos ko po, o pakinggan ninyo itong paliwanag ni Stephanie kasi grabe ang pambababoy talaga nila kay pastor patungkol dito sa batang ito. Ngayon si Stephanie Ibarra at kanyang pamilya nagsalita na ukol sa mga malisyosong mga palatang na idinadawit siya at iba pang kabaihan laban kay Pastor Apollo Sige Buloy. Si Stephanie at ang kanyang kapatid ay ilan lamang sa mga miyembro ng Pastoral Care Department na lumaki sa ilalim ng pag-aaruga ni Pastor Apollo at tinuturing ang buting pastor bilang ama. Ang ulat mula kay Hannah Jane Sancho. Nila ang mahal na po. Ayan o, makikita mo, ang ganda-ganda kasi nung batang to. Pag nakita mo, ang ganda-ganda talaga nitong batang to ni Stephanie. So ngayon, dahil manyakis, itong mga hinayupak na mga hindi naman miyembro, feeling nila, itong batang to, eh, pag iinteresan ni pastor, eh, maliit pa na sa kanya na mga to, magkapatid to eh. Mo, magkapatid to, pati yung ano, pati yung nanay nito, eh, nandito sa loob. So, paano sinasabi? Sabi ko nga, kung kayo, masyado kayong mga makamundo, mga manyakis, mga malilibog, ibahin ninyo yung mga taga-KOJC kung pwede yan sa simbahan ninyo at kung hindi nyo kayang irespeto yung simbahan ninyo, huwag nyo igaya tong Kingdom of Jesus Christ because they are not ordinary. The reason why we are calling them or most of you call them kulto, it's because they're doing the extraordinary things. Hindi normal o extra normal or not normal yung kanilang mga ginagawa dahil nga meron silang ano, meron silang magandang turo eh. may mga magagandang itinuturo sa kanila yung mga elders nila eh. O kaya kung sa inyo hindi nyo kayang gawin ito, huwag nyong isipin na normal kayo tapos sila hindi normal. Hindi yun. Pwedeng sila yung normal, kayo yung mga abnormal. Ganun yun. O kaya nga, kung makikita nyo, napakaganda ng batang to. Kasalanan niya ba maging maganda? Walang hiya. Kung kayo, mga masasama ang mga ugali nyo, huwag nyo igaya yung mga taga-Kingdom of Jesus Christ dahil itong mga to, eh, wala silang ibang, hindi nga nila kayo inabala eh. Sabi ko nga sa inyo, baka itong mga to, mas marami pang naitulong sa bayan kaysa sa inyo eh. Mantakin mo lahat ng mga pinaghihirapan nila. Yung lahat ng mga pinagkakakitaan nila, mantakin mo ha. Mantakin mo, nakatulong yun sa kandidatura ni Bongbong. Mantakin mo, nakatulong yun para mabuwasan ang mga NPA sa Pilipinas. E yung simbahan nyo, ano na nagawa sa bayan? Kimuloy at ang mga kababaihan ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa mga malisyosong paratang laban sa buting pastor. Nakausap ng SMNI ang ilan sa isa na matagal nang manggagawa ng KOJC na ilang dekada na rin nakakasama si Pastor Apollo. Alamin natin kung sino nga ba si Pastor Apollo Sige Buloy sa mata ng mga kababaihan ng KOJC. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Naman
ng social media at mga balita ang mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo Siquibuloy, ang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Mga isyu na sa korte na, mga aligasyong una nang ibinasura sa prosekusyon dahil sa kawalan ng ebidensya, pero pilit na binuhay para siraan ang butihing pastor. Sa nakalipas na halos 4 dekada ay makikita ang mabilis na paglago ng KOJC sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Apollo Siquibuloy. Dumami din ang mga tagasunod ni Pastor Apollo at karamihan dito ay mga kababaihan. Bakit nga ba maraming mga kababaihan ang buwapasok sa KOJC bilang mga misyonaryo? Nakausap na SMN ni Sister Catharina Fournier, isa sa mga naging co-host si Pastor Apollo sa kanyang TV program sa SMNI, at nagsilbi rin bilang writer at director ni Pastor Apollo. Nagtapos ng journalism sa UP Diliman at nagtrabaho sa broadcasting industry sa bansa ng ilang taon bago ito naging KOJC missionary. Para sa isang profesional at aktivista ng UP Diliman na isinusuno ang karapatan ng kababaihan, ano ang nakita ni Sister Catharina Fournier kay Pastor Apollo Siquibuloy upang maging bahagi ng KOJC? Everything that he preaches, he is able to say that. He is able to share it because he lived it first. Siya muna ang nag-practice nun. Lahat yan. Si Pastor, siya ang unang, Pastor is very, very protective sa mga babae. He doesn't want to see any woman discriminated against. Ayaw niya nakikita na binabastos ang babae. Ayaw niya nakikita na dehado ang babae because of the existing situation, the existing arrangement here, the existing arrangement we have here in the world. Ang gusto ni Pastor, women have equal opportunity, women have all the chance to grow and to become citizens who are living according to their full potential as citizens of country, and then also, he wants everybody to have equal access to salvation. Sa halos 4 dekada ng pamumuno ni Pastor Apollo sa Kingdom of Jesus Christ, ay lumutang ngayon ang mga bintang ng rape at pang-aabuso sa mga kabataan. May batayan nga ba ang alegasyong ito laban kay Pastor Apollo? Ito ang sagot ni Sister Fournier sa kanyang personal na karanasan sa loob ng KOJC kasama si Pastor Apollo. Compare the stories of all those who left, you know. How many are being recently, 5 people supposedly were making, 5 people have been making false allegations of rape against Pastor, together with all those other women who left. Compare that with the millions of women. Sakto, yun yung lagi nating sinasabi. Yung dami ng mga nag-aakusa sa kanya, which is what, 5, let's say 20 people. O 20 person yung nag-aasikaso, ay nagkakaso at yung nagdidemanda at yung naninira. Imagine niyo, 8 million sila. Sinong paniniwalaan mo? Yung ilang piraso o yung 8 million na miyembro pa din hanggang ngayon? Kung merong ano, kung merong pang-aabuso si Pastor, hindi lang yan mga abuso sa isang tao. Mga abuso yan, magiging serial abuser yan. Kasi siya yung may power eh. Pero wala eh, 5 sila, sa 10 sila, 20 sila, kumpara mo dun sa total na 8 milyon, 6 na milyon na Pilipino. Tapos mga 2 milyon na mga taga-ibang bansa. Imagine mo, sinong tanga? By, kung ratio ang pag-uusapan natin, yung number of population versus yung mga nagre-reklamo, eh pucha, ba't maniniwala ka dun sa ilang mga tao? Why don't they ask the full-time medical workers here? And we're not even just talking about full-time medical workers, but about all the members. In all the years, 39 years of the Kingdom Nation, Pastor has produced thousands of very capable administrators, very capable speakers, very capable coordinators, very capable department heads. We are talking about all these women, mature women. What about youth leaders? Female youth leaders. All of these, through the message Pastor, just by listening to Pastor, but just by looking at the way Pastor lives, Pastor has already been able to produce that. Why don't they ask all those people rather than ask those people, the 5 people who don't even want to be identified? If their testimonies are true, they should go out in the open, identify themselves, and then show their faces so that we can hear. And their testimony can be debunked by all these women
why don't they come here and just interview all the women who have ever been, all the full-time medical workers, from the administrators down to all the field workers. They will give the same testimony. Why? We see Pastor every day, we know him. Maging si Sister Maribel Antigse, na ilang dekada nang inialay ang kanyang buhay bilang KOJC missionary, ay pinasinungalingan ang mga paratang laban kay Pastor Apollo. Alam mo dito kasi, to the pure, all things are pure. But to the impure, nothing really is pure. Ako dito na ako lumaki eh. I've spent more than half of my life here. Wala akong ibang nakikita kundi kabutihan, pagtuturo ni Pastor sa bawat isa sa amin, pagdidisiplina. Yung pagdidisiplina, tanggapin mo lang so that you will grow. Ganyan naman ang ama sa family, di ba? Dididisiplina ka so that maging matuwid yung daan mo. Lingid sa kaalaman na mga hindi nakakakilala kay Pastor Apollo, seryoso ito pagdating sa disiplina at malasakit para sa mga kababaihan dahil nais na butihing pastor maging marangal o dignified ang mga kababaihan ng KOJC. You know, ako, graduate ako naman college and then I've been working as a professional. I worked as a professional for several years. Hindi ako magtatagal dito sa kingdom for 19 years running 20 kung totoo yung sinasabing allegations nila about the carnal allegations, the terrible allegations against pastor that he is a rapist, that he is a child abuser, that he takes advantage of women, that he has a harem. First of all, those accusations are absurd. Number one, as somebody who given the privilege to work closely with Pastor in his programs, part of the production crew as a writer, and also part of the technical team of our beloved Pastor, was also given a chance to travel with our beloved Pastor when he went on to crusades in different countries abroad. Ako, pinaaral ako ni Pastor dito ha. Dito na ako nagtapos. Pinatapos niya ako ng pag-aaral. Ginawa niya akong tao. Ginawa niya akong isang dignified na babae. Kaya, napaka-strange ba yung mga allegations na may ganito, may ganyan, may pang-aabuso. Kasi wala kaming na-experience na ganyan. All we have experienced here, kabutihan ng anak para sa bawat isa sa amin. Yun ang pinapasalamatan namin dahil mismo ang buhay ni Pastor, ang itinuro niya sa amin, buhay na punong-puno ng pag-ibig. Sa totoo lang, punong-puno ng kasiyahan dito, pag-ibig. Lahat ng makikita mo napaka-pure. Sa gitna ng ingay na dala ng mga mapanirang kwento, sina Sister Catherine Fournier at Sister Maribel Antigse ay ilan lamang sa milyong-milyong kababaihan ng Kingdom of Jesus Christ na tatayo para dipensahan si Pastor Apollo Siquibuloy. Huwag anya mawala ang publiko sa tunay na dahilan kung bakit tinawag si Pastor Apollo ng Diyos. Hindi anya para sa makamundong motivasyon, kundi para sa kaligtasan ng tao, babae man o lalaki. Ang gusto ni Pastor, women have equal opportunity, women have all the chance to grow and to become citizens who are living according to their full potential. Nakita nyo, gaganda. Nakita nyo, gano'n sila kagaganda. Walang ya naman talaga, oh. Talaga kung ikaw, karnal ka na tao, kung ikaw ay merong mali siya sa puso at isip mo, pag nakita mo tong mga mukha na to, yun kagad ang iisipin mo, kamunduhan. Na imposible. Sa'yo, imposible yun. Pero kay Pastor, hindi. Marami ng milagrong ginawa yung tao. Walang imposible sa kanya basta ginusto niya. Oo, kaya sa gaganda ng mga yan, talaga naman, kahit sino, mag-chismis ka niyan eh. Hindi ba? Pero dito sa, ako na nagagarantiya, dito talaga sa KOJC, walang mga ganyan nangyayari. Kasi kung may mga ganyan nangyayari, hindi lalago ng ganyan yung ano na yan, yung yung simbahan na yan. Mangyayari yan siguro sa mga 1,000 miyembro, 500 miyembro, 2,000 miyembro. Pero sa simbahan na worldwide, sa simbahan na sa buong mundo, milyon-milyon sila, I don't think na yung mga kamanyakan nyo, it applies to KOJC. Hindi po. As citizens of country, and then also,
He wants everybody to have equal access to salvation. Because that is the core message of Pastor. Ano yung salvation? Na lahat tayo will become true sons and daughters of the Almighty Father. Na ang buhay natin will be like the life of Jesus Christ. Everybody will exhibit love. Mamumuhay tayo may pag-ibig sa isa't isa, may pag-ibig sa Diyos. Yan ang vision ni Pastor para sa lahat. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal. Ito si Hansh. Ayan, palakpakan. So, ganito ka-organize, ganito kaganda, ganito ka-disiplina yung mga taga KOJC, Diyos ko po. Kaya naman talagang napaka-imposible noong mga pinalalabas ng mga istorya. Napanood nyo naman siguro yan eh, 16 days, di ba? Napanood nyo yan, 16 days po na nakita nyo naman siguro kung anong klaseng disiplina, anong klaseng puso, anong klaseng pananampalataya meron itong mga ito. 16 days po natin silang kinover, mga bossing. 1 month po tayong nando doon. Wala tayong nakita kahit isang mali na ginagawa ng mga tao rito. Ayun yun. So yun yun. So kung kayo po ay nanggagaling doon sa posisyon ng inggit, I am sorry, never nyo maiintindihan itong mga taga-KOJC. Pero kung kayo po ay nakasubaybay sa atin simula pa nung umpisa hanggang sa nung matapos, kasi yun na yata yung pinakamahabang coverage patungkol sa kanila, sa tanang history nila eh. Pinakita natin gano'n sila kaorganisado. Kahit na hindi sila makapagsimba, kahit umuulan, nag-fellowship pa din sila doon sa open field, yung open area ng kingdom. 'Di ba? So doon mo talaga malalaman, mga bossing, na itong mga taga KOJC maayos ang pagpapalaki sa kanila, maayos ang pamunuan, at talagang nakarilis yung kanilang paniniwala. Kaya sorry na lang kayo kung wala kayo niyan. Kung wala kayong ganun, pasensya na kayo. Ganun talaga buhay. Hindi niyo dapat isisi yan kanila, Pastor. Isisi niyo yan sa mga simbahan niyo.